What's up mga lods? It's me again, Moto Dario. And welcome back again to our channel. And welcome sa mga bago pa lang dyan. At kung nagugustuhan mo yung mga pinaggagawa natin dito sa ating YouTube channel, please consider subscribing at hit mo natin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. Yan, so bago natin umpisahan itong ating vlog mga lodi, sa mga gusto pa lang umorder ng aking long sleeve, yan nakikita nyo sa inyong screen mga lodi, yan long sleeve, first batch mga idol, 800 pesos lang po mga lodi. Long sleeve po yan, maganda sa pagmumotor, pagbiyahe-biyahe, pag rides-rides. Yan, so kung gusto nyo umorder mga idol, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook account na Moto Dario Bautista mga idol. Yan, nakikita nyo rin sa screen nyo mga lodi, no? Okay, so for today vlog, mag-uusapan natin tong ating Yamaha NMAX, kasi 1 year na siya mga idol. I-review natin siya, lahat ng mga, ano pa yung mga nagustuhan ko, hindi ko nagustuhan sa ating NMAX within 1 year, ano yung mga nadagdag, ano yung mga napalitan na, at ano yung mga dapat palitan sa kanya mga lodi, no? So bali 1 year, June na ngayon, June 3 2020, nilabas ko tong ating NMAX noong June 3, 2019 mga lodi, at hanggang ngayon booking ina, wala pa rin yung booking inang plate number ko mga idol. Tapos ginawa pang dalawa ni Dick Gordon, tapos ngayon sasabihin niya na sticker. Siyempre mas mahihirapan sila sa sticker, lalo na pagka nagsama-sama na naman yung mga yung sticker, baka mawala-wala pa. Tsaka pagka sticker mga lodi, mas madaling gayahin yun. Tsaka sabi niya mas madali daw makikita pag bumaril sa'yo, may bumaril sa'yo. Bakit sino pa namang tangang tao na babarilin yung papatayin niya, nagagamitin niya yung plaka niya? Ano yun? Proud na proud siyang pumatay siya ng ibang tao, ganun. Katangahan kasi ni Dick Gordon kung minsan, hindi ko maintindihan. So anyway mga idol, ubusan natin itong vlog natin mga lodi. Yo, so ano ba yung mga naidagdag ko na sa ating NMAX mga idol? Unahin siguro natin yung mga una. Una, itong ating side mirror, yan. Niregalo siya sa akin ni Commander nung New Year, na akala ko KYT. Yun pala, Nemo ang laman nung KYT na box. Pero at least binalitan niya tayo ng KYT. Binigyan niya ulit tayo ng KYT, ano? Tapos ano pa ba? Eto, etong kanyang gold bolts dito na dalawang piraso, 100 pesos. Eto namang mga body bolts, 580 yata, 540, 13 pieces lang. And then ano pa, yung ating gulong sa likod, yan. Alas lahat naman tayo alam na ang gulong ng likod ng NMAX ay sobrang sobrang dulas mga idol. Mapamainit minsan, lalo na pagka umuulan. Tapos pag nakikita mo yung mga yan, yung guhit-guhit na yan, pag nadaan ka dyan mga lodi, gagawang at gagawang ka, kaya pinalitan ko na yung aking gulong. Pero yung gulong sa likod mga idol, nakadalawang endurance ko yan bago ko pinalitan. Pinalitan ko siya nung 600, ay nung 6 months na siya, kaya pinalitan ko na rin mga idol. Pero yung nasa harap natin, hindi ko pa pinapalitan. Alos sabik na sabik yung mga truck ngayon magpatakbo. Ewan ko ba, bibilis magpatakbo ng mga to. Alos karamihan yung iba, kahit ang luwang-luwang ng daan, sige, sigit na sigit. Wow, ADB. Sana all. Ayan, tapos ano ba mga may mga dinagdag naman tayo sa ating NMAX, yung blue water natin, ayan, sa harap. Tapos yung panggilid natin, stock pa rin yan. Yun lang ang kailangan, napalitan lang yung bola. Tapos ang yung panggilid natin, wala pang napapalitan. So bali tinatakbo ng motor natin is 9,900
19,000 mga idol, hindi pa rin tayo nagpapalit ng ating panggilid kahit yung belt man lang mga idol. Pero papalitan natin yan pag naka 20 kilometer na tayo or 25 mga idol. Tapos na naman mga dinagdag natin. Wala na tayo dinagdag eh. Yan lang. So ano yung mga nagustuhan at mga hindi ko nagustuhan sa Enox? Siyempre unahin muna natin yung nagustuhan natin ng mga idol. Of course, unang-una. Ay, yung palangkuan natin mga idol, singin ko lang. Yung preno natin, hindi pa natin napapalitan hanggang ngayon. Kaya medyo, pag nagpe-preno ako sa likod yan, nakikita nyo, umiingay siya, parang sumasakit-sakit siya sa likod. Parang sumisit-sit na siya. Kumbaga ganun siya. Sabi sa akin, dapat palitan ko na daw yun kasi pag hindi ko pinalitan, yung ating disc brake, gagasgasin niya yun. Magiging malaking problema, baka pati yung disc brake palitan ko pa. Kaya soon papalitan ko na yun mga lodi. And then yan, so balik tayo sa pag-uusapan natin na ano ba yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa ating NMAX. Unahin natin yung nagustuhan natin. Siyempre, nung pinili natin itong NMAX natin dahil ABS siya. Yan, so hanggang ngayon nagugustuhan ko pa rin siya dahil ABS siya mga lodi. So sa mga gusto magbalak maglabas dyan ng mga NMAX nila, bago kayo maglabas, consider nyo muna itong video natin para makatulong sa inyo mga lodi, no? Yan, so ang kagandahan sa ABS, hindi siya agad naglalak. Hindi naglalak yung kanyang likod mga lodi, yung gulong niya. Ang problema nga lang, ayan, pagka kinailangan mo ng magpreno ng sobrang dali, yung emergency brake mo, aabot ka eh. Aabot ka, tatamaan mo siya. Kunyari yung motor na yan. Yan, kunyari dito, mabilis ako. Pag pinreno ko yan, hindi ko makukuha agad yung preno na gusto ko. Talagang sasalpukin ko siya, pero sa mababang speed na nga lang. Kaya, pero madali lang solusyon ng mga idol. Kunyari, pag pipreno ka, yan. So, ang gagawin mo, isabay mo silang ganyan, tapos yung isa, bibitawan mong ganyan, tapos ikagat mo ulit, bitaw kagat, para yung kanyang brake, kumakapit ng humihigpit. Yun na mga idol, so sana nakatulong na naman yun. Ano ba may nagustuhan ko? Yung riding skill natin, kahit na endurance ako, hindi ako napapagod. Hindi katulad ng ibang mga motor na kailangan mo pang mag-stretch ng back para hindi ka mangalay. Kasi itong motor natin, itong NMAX yan, nakikita nyo yung paa natin, no? Saktong-sakto. Pwede kong i-stretch, pwede kong i-thrust. Depende sa gusto ko mga idol, kaya sobrang ganda. Tapos ano pa ba? Ang ayaw ko lang sa NMAX mga idol, yung speed niya. Ewan ko ha, hindi kasi sila pare-pares ng top speed. Alos naman siguro lahat ng mga motor, no? Itong motor natin, nung bago-bago siya, nag-103 lang siya mga idol. Sagad niya na yun, top speed niya na yun, 103. Pero yung motor ni Bayaw, yung 116 yung top speed nun, nung bago-bago siya, naka-crash guard pa agad yun. Tapos ito sa akin naman, nung medyo tumagal-tumagal na, nag-108. Yan, tapos yung kay Bayaw ko naman, nung inalis niya yung crash guard, doon na medyo bumaba ng speed niya, nagiging 112 na lang daw, hindi na kayang umangat. So ang kwan mo lang talaga dito sa NMAX, yung gusto mo ng magandang takbuhan, magpalit ka ng CVT set mo mga idol. Pero kung gusto mo ng chill ride lang, eto na, okay na to eh. Hindi ka na ipapayaan ito eh, kayang-kaya mo nang umovertake eh. Kita mo to, oo. Oo, di ba? May bibigay niya naman na yung gusto mong takbo eh. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa NMAX natin, syempre yung 6 liters niya. Ikaw ba naman may 6 liters ka na tank sa NMAX mo, hindi mo problema lalo na pagka na bumabiyahe-biyahe ka. Lalo na pag nasa bundok ka, hindi ka basta-basta mauubusan ng gas. At ang kagandahan, itong NMAX natin, average siya ng consumption niya ng gas ng 39, minsan 43,
Depende sa marurot mo mga Lodi. Hindi ko lang alam ha, pero ito NMAX natin, mas gusto niya yung tumatakbo siya ng mabilis. Kasi pag tumatakbo ito ng mabilis mga Lodi, no, kunyari nag, yung minimum ng takbo ko eh, sa 70 to 90 mga ganun, mas mataas yung kanyang fuel consumption, nagiging 43 siya. Pero pag mga barrio-barrio ride lang, yung mga traffic-traffic, mas mabilis yung nagiging 36 pa nga minsan eh, pag ganun eh. So dapat siguro, dahil makatik siguro to, yun yung kagandahan, yung palaging sumataas yung takbo mo. Huwag lang 100 ha, kasi pagka 100 pataas na eh, mas nabibirit na yung kanyang gas, kaya mas lalong lalakas yung kain niya. Tapos yung ating front suspension mga idol, medyo hindi na siya maganda. Bakit? Kasi medyo matigas itong malibela natin, ewan ko, kasi matigas na siya eh. Pagka nililigaw ko siyang ganyan, yan, kahit saka pag nakataretso kami, parang hindi ko na siya ganun kaya, hindi ko na siya pwedeng basta-basta na iprihan, kasi pumupunta siya dito, yan, gumigilid siya sa kanan. Ewan ko kung bearing, or sabi naman sa akin nung isang kagrupo ko, dahil daw sa gulong ko sa harap, kasi putput na, hindi daw pantay-pantay yung guhit, kaya gumagano'n-ganon yung manibela natin, parang tumitigas. Pero yung kaibayo ko naman eh, ang ganda ng manibela niya, dahil siguro bago rin yung gulong niya sa harap. Ewan ko ito sa atin. Tapos yung sa likod naman natin na suspension, okay naman siya, hindi naman siya malambot, hindi siya matigas, saktong-sakto lang siya mga Lodi. Itong upuan, hindi ko pa rin napapalitan, stock pa rin to, hindi tayo nagpapalit ng yung flat na upuan, kaya ayun lang. Tapos itong visor natin, stock pa rin as usual, madami nga lang mga sticker. Pero so, tatanggalin ko na siguro yung mga yan, kahit yung mga sticker ko ng endurance, kasi papalitan na natin ng poking ng plaka-plaka na yan. So bali ay happy birthday ulit sa iyo Gravy. Yan, sa mga nagtataka nga pala, ba't daw Gravy ang pangalan ng aking NMAX, eh hindi naman siya gray, black naman siya, dapat daw blacky. Bali kasi mga idol, favorite ko kasi yung Gravy, tsaka mahilig ako sa gray, kaya pinagsama ko na kaya naging Gravy. Okay ba mga Lodi? Yan, so punta naman tayo muna sa mga shoutout natin mga Lods. Yan, sa mga gusto magpa-shoutout dyan mga Lodi, comment lang kayo, comment lang yung gusto nyo yung shoutout, at isasama natin sa next vlog natin mga Lods. So sa mga gustong kumuha ulit ng t-shirt, long sleeve natin, ayan, nakita nyo sa screen nyo, PM nyo lang sa akin, Moto Dario, ay PM nyo lang sa Facebook ko na Dario Bautista, ayan, nakikita nyo rin sa screen nyo. Init kasi natin ng 20 pieces para maumpisan na ang ating first batch mga idol. Payment first tayo, cut off natin sa June 14. So ayun lang mga idol, alam nyo na, no hate, spread love and good vibes. PCO, Moto Dario. Till next time, mga Lodi.